What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, narito na nga po ang listahan ng distribution ng cash cards para sa ating mga senior citizen ngayon pong araw, December 19, 2020, Sabado. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. At ito na nga po yun. Ayan, narito po ang 7 barangay na bibigyan ng cash card para sa ating mga senior citizen. So magsisimula po tayo sa Barangay Manggahan proper. At ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Kaalinsabay Covered Court. Pupunta po mula alas 9 ng umaga hanggang 10:30 a.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter B. At sa 10:30 a.m. naman po hanggang 12 noon ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter C hanggang letter D. At sa 12 noon naman po hanggang 2:00 p.m. ang mga apelido naman po na pupunta sa venue ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter E hanggang letter K. Samantala, sa alas 2 naman po ng hapon hanggang 3:30 p.m. ang mga apelido naman po na pupunta sa Kaalinsabay Covered Court ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter L hanggang letter O. Sa ganap naman po na 3:30 p.m. hanggang 5:00 p.m. ang mga apelidong nagsisimula naman po sa letter P hanggang letter S ang pupunta doon sa venue. At sa ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, ang mga pupunta naman po sa Kaalinsabay Covered Court na senior citizen ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter T hanggang letter Z. Ngayon naman ay pumunta naman po tayo sa Barangay Manggahan, Green Park. At ang venue po na pupuntahan ng ating mga senior citizen ay ang Pasig Green Park Covered Court. At sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang 10:30 a.m., ang mga apelido na pupunta po ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter E. At sa ganap na 10:30 a.m. naman po at hanggang 12 noon, ang mga apelido na pupunta sa Pasig Green Park Covered Court ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter F hanggang letter O. Sa 1:00 hanggang 2:30 p.m. ang mga apelidong nagsisimula sa letter P hanggang letter Z naman po ang pupunta sa Pasig Green Park Covered Court mula sa Manggahan Green Park. Ngayon naman po ay pumunta naman tayo sa na Manggahan na Pico. At ang venue po na inyong pupuntahan ay ang Duhat Kay Mito Multipurpose. Uulitin ko po, ang venue po na inyong pupuntahan ay ang Duhat / Kay Mito Multipurpose. At sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang 10:30 a.m., ang mga apelido na pupunta po doon sa venue ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter B. At sa ganap na 10:30 a.m. naman po hanggang 1:00 p.m. ang mga apelidong nagsisimula sa letter C hanggang letter E ang pupunta po doon sa venue. Subalit, sa 1:00 p.m. naman po hanggang 2:30 p.m. ang mga apelidong nagsisimula sa letter F hanggang letter L lamang ang pupunta doon sa Duhat Kay Mito Multipurpose. At sa ganap na 2:30 p.m. hanggang 4:00 p.m. ang mga apelidong nagsisimula sa letter M hanggang letter Q ang pupunta po doon sa venue. At sa ganap na 4:00 p.m. hanggang 6:00 p.m. ang mga apelidong nagsisimula sa letter R hanggang letter Z ay yun lamang po ang pupunta doon sa venue. Naiintindihan niyo po mga taga Napico Manggahan? Ngayon naman, dumako naman po tayo sa De La Paz. At ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Dream Homes Covered Court. At sa ganap na 9 a.m. hanggang 12:00 noon, ang mga apelidong pupunta po dun sa venue ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter E. At sa ganap na 1:00 p.m. hanggang 3:00 p.m. ang mga apelidong nagsisimula naman po sa letter F hanggang letter O ang
ang pupunta po doon sa venue. Sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m., ang mga apelidong nagsisimula naman po sa letter P hanggang letter Z ang pupunta sa venue na Dream Homes Covered Court na mula po uli sa Barangay de la Paz. Ngayon, pupunta naman tayo sa may Barangay Santolan. At ang venue po na pupuntahan ng ating mga senior citizen ay ang Ilaya Covered Court. At ganito naman po yan, sa alas 9 ng umaga hanggang 10:30 a.m. ang mga apelyido po ng mga senior citizen nagsisimula sa letter A hanggang letter B lamang po muna ang pupunta doon sa venue. Subalit sa 10:30 a.m. naman po hanggang 1 o'clock p.m. ang mga apelyidong nagsisimula sa letter C hanggang letter E naman po ang pupunta doon sa venue. Pero huwag mag-alala dahil sa 1 o'clock p.m. hanggang 2:30 p.m. ang mga apelyidong nagsisimula sa letter C, letter F hanggang letter L naman po ang pupunta doon sa venue. Ganon din naman po pagsapit ng 2:30 p.m. hanggang 4 o'clock p.m. dahil ang mga apelidong nagsisimula sa letter M hanggang letter Q ang pupunta po doon sa may venue ng Ilaya Covered Court. At pagsapit naman po ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter R hanggang letter Z naman po ang pupunta sa Ilaya Covered Court ng Barangay Santolan. Dumako naman po tayo sa may Barangay Santa Lucia. At ang venue po na pupuntahan ng ating mga senior citizen ay ang Countryside Covered Court. Alam niyo ba na ang pupunta lamang sa alas 9 ng umaga hanggang 10:30 a.m. ay ang mga apelidong nagsisimula lang naman po sa letter A hanggang letter B. Subalit pagdating naman po ng 10:30 a.m. hanggang 1 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula na po sa letter C hanggang letter E ang mga pupunta po doon sa venue. Pagsapit naman po ng 12 o'clock noon hanggang 2 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter F hanggang letter L na po ang kailangang pumunta doon sa Countryside Covered Court. Pagdating naman po ng 2 o'clock p.m. hanggang 3:30 p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula na letter M hanggang letter P ang pupunta na po sa Countryside Covered Court. Pagdating naman po ng 3:30 p.m. hanggang 5 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula na sa letter Q hanggang letter U ang pupunta na po sa kanilang venue. Pagdating naman ng 5 a.m. hanggang 6 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula na sa letter V hanggang letter C ang pupunta na po sa Countryside Covered Court ng Barangay Santa Lucia. Ngayon naman, dumako na rin po tayo sa Barangay San Miguel at ang venue po na pupuntahan ng mga senior citizen ay ang San Miguel Elementary School. Inuulit ko po, ang venue na pupuntahan ng Barangay San Miguel ay ang San Miguel Elementary School. At sa ganap na 9 o'clock a.m. hanggang 10:30 a.m. ay magsisimula pong pumunta ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter C sa San Miguel Elementary School. Pagdating naman po ng 10:30 a.m. hanggang 12 o'clock noon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter D hanggang letter K po ang pupunta sa San Miguel Elementary School. Pagdating naman po ng 1 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m., ang mga apelidong nagsisimula sa letter L hanggang letter P naman po ang pupunta sa venue. Pagdating naman ng 3 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m., ang mga pupunta naman po sa Barangay San Miguel o sa San Miguel Elementary School ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter Q hanggang letter Z. Muli, para po mas malaman niyo po ang buong detalye ay pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office at i-click niyo po yung link kung saan nakalagay po ang inyong mga barangay para malaman niyo rin po kung nandoon ang inyong mga pangalan. Ito po yung mga link na yun. Pero bago po muna kayo pumunta sa venue at kunin po ang inyong mga cash cards ay meron po kayong mga 6 na pamamaraan na dapat po ninyong tandaan. Una, hanapin ang pangalan sa listahan, naka-alphabetical po ito, kada barangay. Pangalawa, pumunta sa itinakdang schedule at venue para makapag-claim ng cash cards.
Ang cash cards pa lamang po ito na may passing pass QR code. Number 3, magdala po ng isang valid ID or valid government issued ID or pwede rin naman po ang inyong OSCA ID. Number 4, prioridad ang mga may kakayahan na personal na makapag-claim ng inyong mga cash cards. Number 5, ito po ang mga importanteng dapat ninyong tandaan dito sa number 5, pinapayagan na po ang pagkuha ng cash card sa pamamagitan ng authorized representative. Ihanda lamang po ang mga sumusunod na requirements. Number 1, original na photocopy ng authorized representative. Number 2, original at photocopy ID ng senior citizen. Number 3, authorization letter na pirmado ng senior citizen. Number 4, litrato ng senior citizen na may hawak ng dyaryo na may petsa sa araw ng kuhaan ng cash card. Maaari rin ikumpirma ng landmark ang kalagayan ng senior citizen sa pamamagitan ng video call o ng phone call. So halimbawa po, ako po ay apo ng aking lola. So dahil ako po yung authorized representative ng aking lola, pagpunta ko po doon tapos tinanong po ako ng landmark representative, pwede ko pong ipakausap yung aking lola dun sa mismong land bank teller or sa representative po ng land bank na sir or ma'am, ito po yung aking video call ng aking lola na hindi po siya makakarating ngayong araw dahil siya po ay bedridden, so hindi niya na po kayang maglakad dito kasi may mga senior citizen pa rin naman tayo na kaya pang maglakad na pwedeng makapunta pa dun sa venue. So pag pinakita niyo po yun dun sa mga land bank teller o sa mga land bank representative, mas maiintindihan po nila na kailangan nga talaga ng isang representative ng senior citizen yun sa pagkuha ng kanilang cash card. So, ngayon lang naman po ito mahirap. Sinasabi ko nga po nito sa aking mga previous vlog, di ba? About dito sa pagkuha ng cash card. Ngayon lang tayo mahihirapan, pero in the long run, mararamdaman na po natin yung kaginhawaan ng pagkakaroon natin ng cash cards. Okay? Sa number 6 na po tayo, para sa mga hindi nakapag-claim sa nakatakdang schedule, magpo-post po ulit ng karagdagang detalye kung paano at saan ito makukuha ang inyong cash cards. Muli, manatili po kayong nakatutok sa Facebook page ng PIO dahil dito po ay pinopost ang listahan ng pangalan, schedule at venue para sa first batch ng distribution ng cash card. Simula po ito or nagsimula po ito noong December 12 at matatapos po ito hanggang December 20, 2020. Kung wala pa po ang inyong pangalan sa listahan, ay may second batch pa po ang pamimigay ng distribution at maglalabas ulit ng listahan ang Pasig PIO. Okay. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin ngayong umaga. Muli kayo ay nakatutok sa nag-iisang Sped Teacher Vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!